Ibalik na sa kanyang nanay ang isang sanggol na tinangay ng hindi pa nakikilalang babae sa Davao City. Habang sa Agusan del Sur, umabot sa higit 200 ang naospital matapos ang isang feeding program doon. Yan ang balitang dako ni Bril Montalvo ng Radyo 5 Davao. Puluan ang ward ng ospital na ito sa Esperanza, Agusan del Sur noong Lunes. Mga biktima sila ng baha at galing sa feeding program ng Philippine Red Cross. Kumain daw sila sa ipinamigay roon na 1,000 food packs na may lamang kanin, itlog at karneng may sarsa. Pero makalipas ang ilang oras, higit 200 sa kanila ang nagtatae, nagsusuka at nananakit ang tiyan. Hindi pa itinuturing ng Provincial Health Office ng Agusan del Sur na food poisoning ang nangyari. Sabi rin kasi ng Red Cross, kumain din daw ang kanilang team ng natirang food packs pero hindi sila nakaranas ng anumang sintomas. Kukuha po tayo ng tubig samples dun po sa source ng tubig ng niluto na food. Hinahanap namin yung raw hilaw na sample ng pagkain. Yun po yung isa sa mga ititest. Sa ngayon, maayos na ang lagay ng mga pasyente. Inako na ng LGU ang gasto sa kanilang pagpapa-ospital. Sa Davao City, mangiyak-ngiyak ang nanay na si Jessamay. Ngayong nahawakan na muli ang 2 linggo pa lang niyang baby boy. Galing daw silang ospital noong Sabado nang mag-volunteer ang isang babae na buhatin ang sanggol para makabili ng tubig si Jessa. Pero biglang nawala ang babae. Martes na nang may makakitang magkasintahan sa inabando ng baby sa ilalim ng overpass sa Bangkeruhan Public Market. Nailawan lang po siya ng sasakyan and then nakita ko po yung paa and then yun. Okay. Curious po kami. So binuklat namin yung lampin niya. Tapos gumalaw po siya. Kahapon, naibalik din si baby kay Jessa. Sir, morang naibitan kong tulog na nakita na po si baby kay... Grabe, ginakupampo nga. Makita na yun si baby. Ito ba ginilod? Inaalam pa ang pagkakakilanlan ng babaeng tumangay sa sanggol. Natagpuan sa National Museum of the Philippines ang mga pulpit panel na ito 4 dekada mula nang kunin umano ng walang pahintulot sa Archdiocesan Shrine of Patrocinio de Maria Santissima sa Cebu. Nagkakaisa ngayon ang hiling ng mga Cebuano. We request the National Museum to return these treasures so that they may be rightfully put back where they belong. 6 ang lahat ng mga panel. 4 ang nasa National Museum ngayon, 1 ang natira sa Bulhoon Church at may isa pang nawawala. Ayon naman sa National Museum, isang negosyanteng nagmamay-ari ng kilalang bangko sa bansa ang nag-donate ng mga panel. Lehitimo raw na nabili ng donor ang mga imahen. Para sa 1PH, Bril Montalvo, Radyo 5 Davao.